ranking ganda raw ang Baguio City para kay Sheila na mula sa Pampanga. Kaya naman, dito niya piniling gugulin ang kanya sanang isang buwang bakasyon mula sa trabaho. Agad daw siyang naganap ng mga staycation sa Facebook hanggang sa makausap ang isa umanong staycation owner. Ganda! Super ang ganda! Ang ganda ng place, tapos yun talaga yung hinahanap namin na place. Tapos Cedar Peak pa siya, malapit lang talaga sa lahat. Sa Session, Burnham. So, wala nang isip-isip. Ginawa ko na siya agad kasi doon namin talaga gusto magstay sa town. Dahil dito, agad siyang nagpadala ng 5,000 na down payment sa staycation owner. Makalipas ang isang araw, naglahong parang bula ang kanyang kausap at pati na rin ang naipadalang pera. After that day, one day nagreply pa siya sa akin kasi I work from home. So nag-message pa ako kung may wifi ba and all. So sabi niya meron. Tapos after noon, dinak niya na ako. Natako kasi parang first time ko 'yun na pagtingin ko ng bakit niya ako blinaka? Parang anong meron? Mag-check-in pa lang kami. Blinak niya ata ako 22. Tapos yung check-in date namin is 25. So dapat sabi ko, bakit niya ako blinak? Mag-check-in pa lang kami ng 25, bakit naka-block na ako? Nagulat ako, yun yung initial na reaction ko. Tapos pina-search ko siya dun sa kasama ko, nasa search pa niya, ako lang yung blinak. So dun ko nalaman na scammer siya. Kasi nasa search pa siya ng kaibigan ko, then may nag-post pa ulit sa group ng Baguio na minessage niya ulit yung kapatid nun to siguro to try na mga scam ulit. Sa kabi-kabila ang mga scam sa mga transient houses at staycations, maging ang accredited transient houses apektado na rin. Kaya naman ang transient owner na si Jason, nag-iisip na lamang ng paraan para hindi magamit ang kanyang mga pinauupahang unit sa scam. Kailangan yung pictures mo may watermarks, or mas maganda, i-vlog mo na lang or maggawa ka ng video kasi andun ka eh. So ginagawa ko na lang para hindi mag-grab yung pictures o yung mga details ko sa accommodation. I do vlogging. I make my own video para at least pag isi-sign ko sa guest, oh, legit nga kasi siya yung owner. Parang ganun. So, paalala niya sa mga bibisita sa lungsod, tingnan muna sa social media groups kung lihiti mo ang mga nais na transient houses o mga hotels. Maari ring i-check sa visita.com. Yun, yung iba kasi kaya sila na-scam kasi biglaan din na sila nag-legit check. Parang no choice na, sige ikaw na, nag-down payment. Sa datos ng Regional Anti-Cybercrime Unit ngayong taon, 5 na ang nag-report sa kanila ng insidente ng scam sa mga staycation, transient houses at maging hotels. Ginagamit nila, itong mga scammer, ginagamit nila yung pangalan, even yung picture nung kanilang transient house, boarding houses, yun ang nilalagay nilang showcase doon sa kanilang Facebook ng scammer. So pag nagkaroon ng client na gusto nilang magbakasyon, umakyat dito sa Baguio, so ang gagawin nila, yung contact number ng scammer, yun ang kukontakin. Sila na ang nakikipag-transact without knowing na yung may-ari ay nagagamit na yung business niya. Nakapagbigay na sila ng deposit na hindi nakarating doon sa may-ari. Babala niya sa mga nagbabalak na mag-scam, lalo na't papalapit na naman ang holiday season, madali na lamang daw silang mahanap ng mga otoridad. Ngayon ang sinasabi po nila na wala namang kaming, pag pumunta kami doon, hindi naman na, wala namang mangyayari. Hindi naman nila kilala yung suspect, hindi naman nila alam kung sino. Kami nga hindi namin alam kasi hindi namin nakita. No. Kasi meron nga po tayong cyber warrant. Ito yung lagi nating ginagamit. Itong warrant to disclose computer data. Ito po ay ina-applyan natin kay court. At pag ito ay na-approve, at kung ano man po yung involved na money remittances o yung mga financial o commercial bank na involved po dito sa pagpapadala ng pera, doon po magkakaroon po tayo ng court order to disclose kung sino man po yung nag-receive nung pera o pinadalhan nung pera. Hinihikayat din nila ang lahat ng biktima na dumulog na sa RACU o sa pinakamalapit na istasyon ng pulis sa lungsod para masawata ang mga naturang scammers. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.